Isa pang tinuturo ni Jesus kay Kristo, all of us are responsible for one another. Kung si Jesus, alam na niya kung anong gagawin niya, pero ipinasa niya yung tanong kay Philip, ano ibig sabihin nito? Philip, gumawa ka ng paraan. Brother, gumawa ka ng paraan. Sister, gumawa ka ng paraan para sa kapatid mo. We are all responsible for each other. Hindi natin pwedeng pabayaan ang bawat isa. Doon, nagsisimula ang abundance ng Panginoon. Second point, brothers and sisters, we have to introduce others to Jesus and let us see what happens. Sa verse 8, sabi dito, one of his disciples, Andrew, the brother of Simon Peter, said to him, there is a boy here. Sabi ni Andrew, there is a boy here. Ano po ba ang boy noong mga panahong yun? Walang halaga, hindi kinikilala ang bata. Insignificant ang bata. Pero sa nakakita ng solusyon si Andrew sa isang bata. At kahit parang medyo malabo yata, sabi ni Andrew, pero teka, lika kay Jesus, ilalapit kita. Ano nangyari? Ang isang pinakamalaking mirakulo ni Jesus. Let us introduce other people to Jesus. Huwag natin silang huhusgahan na, wala nang pag-asa yan. Kahit daling ko pa yan sa prayer meeting linggo-linggo, walang pag-asa yan. Wala pong ganun. Ilapit natin lahat ng ating mga kaibigan, kakilala, kahit di natin kakilala, ilapit natin sila kay Jesus. And see what miracle can God can do for them. Amen? Amen. Third point. Third point. Offer whatever you can to Christ. Ang sabi sa verse 9, there is a boy here who has 5 barley loaves and 2 fish. But what good are these for so many? Kung mamaliitin natin ang ating kakayahan, walang magaganap na milagro. Ano ang lesson dito sa boy? Offer what you have. It's amazing, brothers and sisters, what Jesus can do with the little you have. Actually, the little we think we have. Kasi wala pong maliit para kay Kristo. Amen? Walang maliit para kay Kristo. And sa pagbibigay natin yon, generosity, it creates miracles. Diyan po nangyayari ang mga milagro ng Panginoon. Okay. So, sa second reading, Ephesians 4:1-6, it answers the questions, what should we do to experience God's abundance? Ano ba ang dapat nating gawin? Ano dapat nating maging attitude para maranasan natin yung abundance na binibigay ng Panginoon? Sabi sa verse 1, I urge you, live in a manner worthy of the call you have received. Ano itong manner of living na ito? Sabi dito sa verse 2, next slide. Ano yung live in a manner worthy of the call? Ito po, inisa-isa ni San Pablo, humility, gentleness, patience, and bearing with one another through love. Isa-isahin natin una. Humility, unang-una yung kababaang loob, hindi yan yung nakaupo ka sa isang sulok at hiyang-hiya ka. Hindi po yun ang humility. It is not putting down oneself. Rather, humility is an openness to the grace of God. Alam niyo po, parating sinasabi ng mga santo, humility is the door to all the blessings of God. Kapag ka-humble ka, pasok ng pasok ang blessings sa'yo, no? And humility is the acknowledgement of the need to conversion. Yun po ang dapat nating tinatanong sa ating sarili. Ano ba ang dapat kong baguhin? Bakit nagkakaganito ang sitwasyon ko? Ano ba ang dapat kong baguhin? Hindi yung may sitwasyon, ano ba yung dapat niyang baguhin? Hindi po ganun ang tanong. Humility starts with oneself. Kasi pag may hindi magandang nangyayari sa ating buhay, kasalanan ng lahat ng tao, pwera ng sarili ko. Di po ba? Di po ba? Kaya gusto nating baguhin lahat ng tao, pwera ang sarili ko.
Wala palang mangyayaring generosity kapag kaganoon. Walang mangyayaring abundance kapag kaganoon. Pag may hindi magandang nangyayari sa ating buhay, tingnan muna natin ang ating sarili. No po? So we have to trust in the power of God's grace to transform us into what we have been called to become. That is humility. Kapag po ang tao mayabang, mahirap po niyang ma-experience ang generosity and abundance of God. Bakit po ang taong very proud, walang contentment sa buhay? Nabigyan na ng lahat, nagre-reklamo pa rin, at naiinggit pa rin sa iba. Amen? Amen. So, very important, humility. Next is gentleness or meekness, yung kababaang loob, parang relative siya ng humility. Pero, ang ibig sabihin po nito, siya, na namumove siya ng mga sufferings at saka yung mga injustice na nangyayari sa ibang tao. But, yung injustice na yon at sufferings, napunta sa sarili, hindi siya napipikon. Hindi niya pinapatulan. Yun po ang ibig sabihin ng gentleness. Bakit importante ito to experience God's generosity? Kasi po, brothers and sisters, ang taong parating galit, saradong puso para damhin ang miracle ni God. Ang pusong parating galit, pinapatigas na, nagiging manhid sa lahat ng blessings na tinatanggap niya. Okay? So third point, patience. Patience, importante din. What is patience? It is the quality of the spirit that never gives in to weakness, hindi sumusuko, hindi nagpapatalo. Isa pang meaning ng patience is the spirit which has the power to take revenge but never does so. Actually, meron siyang power, meron siyang karapatan na gumanti, pero pinipili niyang hindi gumanti. Yun po ang patience. Importante to experience God's grace and abundance. And last point, pero pinaka-importante sa lahat, it is bearing with one another through love. Ang tawag natin dito parate, agape. Ano to agape? The virtue which seeks the ultimate benefit and welfare of the other without seeking anything in return. Ganon po pala para lumawak ang abundance ni God. We've got to have humility, gentleness, patience, and bearing with one another through love. Naaalala ko po pag habang binabasa ko to, may isa akong taong naalala, brother natin. Ito, si Brother Rio. Si Brother Rio, alam niyo po kasama namin to sa Bible study pag Wednesday group. Kapag ka nagsishare ang taong ito, minsan napapahiya ako. Isa po siyang janitor sa hospital. Pag magsalita siya, parati siyang masayang-masaya sa trabaho niya. Parati siyang nabibless kapag ka nakikita niya yung area niya, malinis, everything in order. Proud na proud siya sa kanyang gawain. Napapahiya ako kasi ako doktor. Minsan nagre-reklamo ako sa aking gawain. Pero siya, minsan nagbubuhat sila ng sandamukal ng mga silya from the first floor to the ilang floor, Brother Rio? To the fifth floor. Walang elevator. Hahakutin nila lahat ng silya hanggang fifth floor. Tapos sasabihin niya sa sharing sa hapon, napagod po ako pero ang saya kasi nag-pray po ako kay Lord. Sabi niya ganun. Nakayanin ko yung trabaho ko. Brothers and sisters, sa hirap ng trabaho niya, ni minsan, hindi ako nakarinig ng pagre-reklamo sa kanyang mga bibig. Parating, nagpapasalamat ako kay Lord. Yung trabaho ko, blessing ito sa akin. Parati siyang ganun. No? At sa kasimplihan ng buhay niya, malaki ang kanyang responsibilidad. Siya nagpapaaral sa kanyang kapatid. Alam niyo yung course ng kapatid niya? Engineering. Hindi niya sinusukuan yon. At yung pagpapaaral niya, responsibilidad sa pamilya, never din siya nagko-complain. Parating blessing sa kanya, nakakatulong siya sa kanyang pamilya. Alam niyo si Brother Rio, ang isa sa pinakamayamang tao na nakilala ko. Amen? Palakpakan natin si Brother Rio. Yun po yung God's abundance. Hindi yung laman ng ating wallet. Hindi yung laman ng ating bank account. Hindi yung maraming inipon natin sa ating bahay. Kundi yung laman ng ating puso. Amen? Amen.
Tayo nga daw si Brother Leo. Brother Leo, tayo nga. Yes. Okay. Dapat pagsasalitain ko siya, kaya alam, madaldal po si Brother Leo.